Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon gagawa tayo ng workout routine. Na talaga, wala akong magagawa. Masarap ang pagkain. Disclaimer lang po, itong hindi po ako isang expert sa mga health-related kinemi na yan. So, ito po mga pagsabi ko, tsaka yung workout ko po, based lang po to dun sa mga napanood ko sa YouTube, so sila po yung sisihin nyo. Ito lang po yung ginagawa ko talaga, ito po yung nag-work sa katawan ko. And, tara na, bago muna tayo pumunta dun sa mismong workout routine ko, explain ko muna kung kailan ako nagsimula mag-workout, yung parang journey ko. Gusto nyo, may journey tayo sa workout. So, nagsimula ako noon, alam ko, April 9, 2020, tsaka quarantine kasi noon, kaya nag-workout ako. And si ate yung una nag-workout. So, sabi ko, sige na, G, let's go. Parang workout na tayo, wala naman tayong ginagawa sa buong araw. So, at least may ginagawa tayo ng productive sa isang araw. So, ilang months na rin pala ako nag-workout. Mga 6 to 7 months nag-workout. Tuloy-tuloy. As in, tuloy-tuloy. Everyday, workout. Yung diet ko is wala talaga akong sinusunod na diet. Kasi, ayoko ng mga diet-diet. Lalo sa pamilya namin, wala kayong masusunod na diet. Yung araw-araw, every Sunday may kainan dyan. May birthday si ganyan. May ganyan. So, wala talagang diet. So, ang ano, ginagawa ko na lang is usually, kapag normal lang na araw, yung kain ko is every 3 hours. So, at least every 3 hours yung kain ko. At mabagal din dapat ako kumain. Kasi, kapag mabagal kayong kumain, pag matagal na kayong kumakain, iniisip ng katawan nyo na ang tagal ko na kumakain, ayoko na, tapos na. Yung ganun, ang tagal nyo na kumakain, so napapagod yung katawan nyo kumain, o yung sarili nyo kumain. So, konti lang nakain nyo, pero okay na sa inyo. Okay na, di ba? Kasi hatiin nyo yung sinusubo nyo, yung normal na subo nyo, at pakalahati, tapos bagalan nyo lang yung kain nyo. So, yun. Lagi pa rin ako kumakain. Nakikita nyo naman sa mga day in my life, what I eat in a day ko. Yung exam week ko, puro kain lang. Ganun lang talaga. Puro kain lang. Wow! Ano to? Chef na rin. Samahan nyo na. Ayan, guys. Pizza. Puro kain na talaga. Wala kang magagawa. Masarap ang pagkain. And, since nag-workout ako, kailangan ko ng madaming tubig. Yun. So, ito yung, kung nakikita niyo ko lagi, lagi ko itong dala. So, ito yung lagi ko iniinom. 7 times ako umiinom ng ganito. Kasi tayo din sa mga kinakain, kineme ko. So, ito na talaga. Ito na talaga yung workout routine natin. Ito na talaga yung workout. So, pero bago tayo magsimula dyan, sabihin ko muna na meron akong mga equipments na ginagamit for my workout routine. So, first ang ginagamit ko is nagte-treadmill ako. So, may ginagamit kaming treadmill. Hindi ko alam yung exact ng name or nung pangalan ng mismong treadmill namin. Pero, gumagamit ako ng 5 pounds. Pounds? Pounds ba yun? 5 pounds na barbell and ng isang yoga mat. By the way, yung healthy lifestyle lang din tong workout na to. So, wala talaga akong ginugol. Ito na talaga yung workout. Is nagka-cardio ako. So, ang cardio ko is treadmill. Parang hindi everyday kasi minsan may tao doon sa garahinan. So, nakakaya mag-workout doon sa parang bali tumatakbo ko doon. Alam na pag bisita si daddy. Hindi ako nagti-treadmill. Pero pag wala namang excuse na hindi ako mag-treadmill, nagti-treadmill talaga ako kahit tinatamad ako. 1 minute walk or yung level 3 sa treadmill namin. Walk lang, then 2 minutes run, then ulit-ulit, inuulit ko lang yun. Usually, umabot ako ng 10 minutes, pero pag madami akong gagawin school or meron akong mga ibang gagawin or minsan tinatamad lang talaga. Minsan umabot na ako ng 5 minutes. So, 5 minutes lang minsan ako umabot. Or 6 minutes naman. Minsan, nagbabadminton ako. So, nagbabadminton ako with RT fam. Mga athletic po kasi yung mga yun. So,
Hi sa Artifab, kung pinapanood nyo to. Lalo na kay Sarina! Inspiration! Inspiration mo to, Sarina. Go, kay mo yan. Minsan Dutch ball, ganun. Basta mga larong kali, ganun. Taya-tayaan, 21, ganun. So, thank you na din sa Artifab kasi nag-workout din pala ako kapag kasama ko kayo. So, sabi ni Google, ang regular cardio-based physical activity enables the heart to achieve improved blood flow in the small vessels around it, where blockage of fatty deposits can build over time. Better circulation in these areas may prevent heart attacks. So, yun. Mag-cardio-cardio na tayo para maging healthy tayo. Yun. So, next is yung with barbell. So, una kong ginagawa barbells is squats. So, yung normal lang na squats, as hawak ko yun. So, gumagawa ako ng 40 squats. So, pwede nyo pala hatiin to, yung mga, kung gusto nyo i-try, pwede nyo hatiin lang to. Ganun naman ako dati, inati ko lang to, pero ngayon, pinagsama ko na kasi nasanay na yung katawan ko. So, 40 squats or squats, when performed correctly, this functional exercise also boosts your calorie burn, helps prevent injuries, strengthens your core, and improves your balance and posture. So, yun, maganda pala to sa posture. Nakita ko na sa Google. So, with barbells pa rin tayo, hindi ko alam tawag dito, hindi ko talaga alam anong tawag dito, pero ginagawa ko to, may video naman na inaano ko doon yung kung paano, dinedemonstrate ko naman. So, ang ginagawa ko is barbells lift, yung pa side lift siguro tawag doon, side lift, hindi ko alam. So, 20 each arm, so equals 40. With barbells pa rin. Ito din, hindi ko rin alam tawag dito, pero may demonstration naman. So, side crunch siya, pero may hawak kayong standing side crunch with barbell. Siguro yun yung tawag doon. Hawak ko pa rin yung barbells. 20 each per arm pa rin. Gagawin nyo is, ibababa nyo yung katawan nyo. Side crunch siya. So, may kasama siyang side crunch dito, pag ganun, or kung ganun na. So, next naman is yung with yoga mat. So, ito na yung last equipment na gagamitin natin. Kasi, gusto kong simple lang yung workout routine ko. Ayoko na nang yung something pa, diba? So, next is with yoga mat. Ang first kong ginagawa sa with yoga mat is 2 minutes and 30 seconds basic planking. Yun lang, 2 minutes and 30 seconds elbow planking. The plank strengthens your spine and your abdominal muscle, which naturally result in a strong posture as they grow in strength. Good posture means you're keeping your bones aligned. Yon, ang next with yoga mat pa rin is again 2 minutes and 30 seconds elbow plank naman. Yung nakabumaba naman, elbow plank naman. Since planks work your core, that means they work basically the whole body from your pelvic girdle to your shoulder girdle as well as your legs. So, next naman is 50 seconds elbow plank, one leg raise up. So, kung yun yung tawag. So, naka-elbow plank kayo for 50 seconds. So, 50 seconds per leg na nakaangat. 50 seconds, one leg raise up, naka-elbow plank. Then, switch another 50 seconds yung kabilang paa naman. Next naman is 50 seconds ulit, 50 seconds side plank. So, yun yung mga parang elbow planking siya pero naka-side. 50 seconds each side ulit. The side planks work the deep spinal stabilizing muscle quadrum. Keeping this muscle strong can help reduce your risk of back injury, strengthens your core without stressing your back. Next naman, I do 20 sit-ups. So, yung normal 20 sit-ups lang, yung sit-ups promote good posture by walking. Working your lower back and gluteal muscle. With a large range of motion, sit-ups targets more muscle than crunches and static core exercises. Next naman is 40 shoulder taps. So, yung shoulder tap, basic plank. And then, iangat yung ito nyo. Then, bilang nyo. Shoulder taps. Shoulder taps. Tapos, parang word niya, shoulder taps. Tatag nyo lang yun.
yung balikat nyo, diba? Shoulder taps, this will work the transverse muscle across the core and will help you improve your balance and coordination. Next is, gagawin ko naman is yung, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero hindi ata to hip rotation, pero basically, parang siya naka-elbow plank, tapos yung waist nyo is ibababa nyo per side. So, ginagawa ko is 60 na ganit, naka-ganit, ibababa nyo, hindi ko ma-explain. So, ibababa nyo yung one side ng waist nyo, tapos ganun. So, ito na talaga. Ito na talaga. Ito yung siguro pinakamahirap. Or, well, normal na sa akin to, pero ito is 10 minutes elbow plank. Again, 10 minutes elbow plank. Workout routine 2020. So, siguro yearly gagawin ko to kasi feeling ko yearly magbabago-bago yung workout routine ko. And, by the way, itong workout, ang workout para sa akin is mas maganda siya kung may kasama kayong mag-workout. Pero since yung mga kasama ko, tumigil na mag-workout eh. Tumigil. As in, namalayan ko na lang. Ako na lang yung gumagamit ng treadmill namin, yung ako na lang talaga yung nag-workout. Napansin ko nung simula nang mag-workout ako kasi hindi na ako nagkasakit or anything, hindi na ako nilagnat or hindi na ako dinapuan ng sipon, wag naman sana, 'di ba? Pawis lang talaga yung workout ko and para may magawa akong productive sa buong araw. So, since simula nung nag-workout na ako, tuloy-tuloy, part na siya ng aking hobby or ng routine. So, lalo na ngayon, online classes. Kasi hindi na ako nakakapagpapawis. Lalo na kapag nasa digital conference lang naman. So, maganda ako nag-workout pa rin. So, yun lang. Kaya niyo yan. Kung mag-struggle kayo mag-weight loss, okay lang yan. Huwag niyo pressure yung sarili niyo. Normal lang na kumain ng marami. So, yun. Hindi ka papayat overnight as well as hindi ka tataba overnight. So, may mga panahon niya, yun lang. Bye guys! That's the end of this video. Maraming salamat sa panonood. Bye! Kaya niya, fighting! Bago mo muna, muscle, you're wrong.